Guys, magandang hapon sa inyo. And si RC Vlog ay nagdidilig ng kanyang mga tanim. Meron pala akong nilipat na 6 na puno ng kamatis. Yung dati pinunla ako, pinaglilipat ko. Nung mailipat ko na siya, may natira dito na siguro mga 15 pa na puno. Iniwan ko, nakalimutan ko. Sobrang init yun, natunaw. Ewan ko kung mabubuhay itong mga nailipat ko dito. Yung tanim kong sitaw dito, may isang araw nanguha ko. Ay, kahapon pala kumuha ako kahapon. Halos araw-araw kumuha ako. Pakita ko sa inyo. Madilim siya against the light. Hindi kasi ako pwede doon mag-video sa kabila, kasi baka mamaya dumaan yung coast guard o security, mahuli pa ako. Walang bunga siya kasi inubos ko kahapon. Halos araw-araw pinupitasan ko, kasi yung kamatis ko doon, malaking kamatis, hindi pa pwede, green pa siya. Siguro mga ilang araw pa siya para makinabangan. Ito yung tuyo. Ah, diba? Ang lalaki na nung kamatis ko. Nagbubuo. Lalabas na nga yung bulaklakan niya. Pagpulaklakan. Ito naman, 6 na piraso din siya. Ano naman, minaligaw na. Sitaw. Basain, basa, kailangan basang-basa siya para matagal-tagal lang dilig. Yan, nandiyan yung nilipat ko na 6. Ano, 6 na piraso siya. Sana gumanda. Yan, kinuha ko kasi kahapon yung mga okra at saka sitaw. Kasi bumaba ako doon sa bayan, bumili ako ng ipon. Yan, isisigaw mamaya. Yan, yun na lang sa hog niya. Diba? Buti na lang may tubig kami dito na nagagamit. Malakas din siya kasi maliit ang tubo, ang hose niya. Ayan, mula doon sa loob yan, naglinya lang kami doon sa loob kasi yung sa fire hydrant sa emergency, meron din gripo. Yan, nilinyahan namin siya. Yung dala ni Rick, yung pinabili ko na sitaw, okra, tsaka pichay, hindi ko pa siya itatanim. Pag nawala na to, tsaka ako siya itatanim. Yung mga tanim ko, pag wala na siya, kasi sayang naman kung bubunutin ko, diba? Namumunga pa naman, papakinabangan pa siya. Tsaka mahaba pa naman ang labanan. Kaya hindi ko muna siya bubunutin. Lumalabo. Lambo na siya. Tatapos ng diligan. Niniligan ko kung nauna yun eh. Yung maliliit. May tanim pa kami dito. Anong tawag dito? Yung bulaklak na yan. Halaman na yan. Wala pa kasi yung amo namin, kaya nandito pa ako. O, diba? Diba yan yung magiging bunga niya? Pabulaklak na siya. Itong iba wala pa. Itong iba wala pa siya. Pero na isang araw nagpunla kami ni Mr. Nature ng kuan.
ng pichay. Sana tumubo. Dami pa naman nun. Ay, papakita ko pala sa inyo. Pupuntahan ko doon. Pero konti lang yung pinunlaan niya. Siguro mga umabutlaan ng mga 50 siguro na puno. Kasi wala naman kami yung pagtataniman. Pakita ko sa inyo. Punta ako doon ngayon. Yan yung pinagpunlaan namin. Yung tray ng itlog. Kasi wala naman kami pagpunlaan na iba. May maraming tanim dyan. Pabila. Tsaka sa ito, yung sira na timba, hinati na niya. Para lang may mapagtaniman. Yeah. Nandyan yung mga tanim ni Mr. Nature. Oh. Maganda na rin siya. Sabay-sabay namin na nandyan siya. Mr. Nature, pabidyo lang ako ng konti ha. Yeah. Lakas ang hangin. May tanglad pa kami dito. Para sa native na manok. Kaso walang native na manok dito. Tanaw ko doon. Yan, nakita niyo yung mga pinagtaniman ko ng ay namin ni Mr. Nature ng pichay. Sunod na araw, pichay na. Yan. Tapos yung pinabili ko doon sa kakwarto ko na nabuto ng sitaw. Grabe ang haba nun, 1 kilometro pag namunga. Kaya dapat yung paakyata namin, mga isang kalahati. Kasi sa side, sa lupa, di ba? Puro kalukuhan din ano. Daming alam. Yan, wala kasi ako guys maisip na vlog. Kahapon sana nung punta ko ng bayan, magwa-vlog sana ako. Magagawa ko ng video. Kaso ang dilim. Madilim, madilim siya. Kaya sabi ko, dito na lang ako sa aking mga tanim. Diba? Wala pang copyright. Yan, shout out po sa ating mga kaibigan. Tsaka sa mga bago kong kaibigan. Tsaka sa mga dati. Yung anak ko. Yung tuloy mo lang mag upload. Kahit short video lang. Para update ka sa kwan. Sa channel mo. Huwag mo lang pabayaan yung pag-aaral mo. Tsaka siyempre yung anak mo. Palagi nandito si Papa nakasuporta sa iyo. Kahit nga hindi na umuwi si Papa. Para lang sa iyo. Ibalik pag-graduate mo. Dito pa rin ako. Kala mo ah. Yan, sige guys. Salamat sa inyo. Yan, sige po. Bye-bye.